buksan niyo po ang inyong Biblia sa Luke chapter 2. Ang papasahin po natin ay from verses 10 hanggang 12. Lucas chapter 2, kapitulo 2, talatang 10 hanggang 12. Yan. At kung kayo po'y naririyan na, muli ko po kayong aanyayahang tumayo upang sama-sama natin pagbigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin sa NIV, then babasahin po natin sa Tagalog. Yan. Pwede nyo po sabayan sa inyong Biblia o kaya naman pwede tayong tumingin sa ating screen. Okay? Simulan po natin sa NIV. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Sa Tagalog po, sabay-sabay po, sige po, basahin niyo ng malakas. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lambing at nakahiga sa sapsaban." Muli tayo tumulong sa Diyos sa prayer. Our Heavenly Father, we thank you once again, Lord God, sapagkat tunay nga po na ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa, nagpapalakas ng aming espiritu, O Diyos. Kaya sa oras mo nito, minsan pa, O Diyos, continue to minister to us through your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa, O Diyos, na naririto ay patuloy, Panginoon, na tanggapin ng iyong salita at magbigay kagalakan nito, katatagan ng aming buhay espiritual. Upang sa ganon, O Diyos, kami ng mga tinawag mo, hinirap mo, tuloy nga na makita namin na nangyayari sa aming buhay yung pangako mo na naparito ka upang bigyan kami ng buhay, laganap at kasiyasiya. At ang iyong salita, ang susi para sa aming makapabuhay ng ayon sa iyong katooban. Again, Lord God, we give you glory and praises in Jesus' name. Amen. Ako po nagpuri kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang paksa po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa transformation. At ito ay since Christmas season, ay gusto po na makita natin na ito po talaga yung nangyari. Yung unang Pasko ay meron pong mga pagbabagong naganap sa mga tao na naka-experience o nakatagpo ang Panginoon. Kaya ang ating paksa po ay transformation that Christmas brings. Naniniwala po ba kayo na merong nangyayaring pagbabago o merong pagbabagong dala ang Pasko? Naniniwala po ba kayo? Totoo po. Ang totoo, ito po ang gusto ko nga sa Pasko eh. Talagang nakikita ko po yung transformation kapag ka Christmas season. Pag panahon ng Pasko, bigla-bigla mga tao nagiging giving, nagiging forgiving, yung dati hindi nagpapatawad, natututong magpatawad kasi Pasko naman daw. Yung dating marangot, bigla-bigla pag panahon ng Pasko, nagiging mapagbigay. At saka yung minsan yung unloving, pagdating din ng Pasko, nagiging loving. Ay nagkakaroon bigla ng transformation, ano? Ang problema nga lang, pagkatapos ng Pasko, balik na uli sa dati. Marangot na uli. hindi na uli yan magpapatawad. Magkita na lang uli sa Pasko, doon lang na uli magpatawaran. Pero somehow, yun po yung makikita natin na effect ng Christmas. Meron transformation sa mga tao ang Pasko. Ang problema, pag ang mga tao ay hindi talaga natanggap, hindi talaga tunay na nakatagpo ang ating Panginoon na nagbabago ng buhay, wala talagang relasyon sa Panginoon, ang Christmas ay magiging, yes, may transformation, pero seasonal. Kaya, ang nangyayari, every season lang may pagbabago. Hindi katulad talaga ng layunin ng Panginoon kung bakit may Pasko. Dumating ang Panginoon sapagkat gusto niya na magkaroon ng transformation ang buhay ng bawat isa sa atin. Yun po ang
ang nasak ng Diyos, kaya sinugo niya sa atin ang Panginoon. Kaya nga, sabi po dito sa binasa nating bahagi ng pananakasulatan, ayon doon sa angel, sabi, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So doon pa lang sa pronouncement ng angel, makikita natin na yun talaga yung purpose ng Diyos. Ano yun? Transformation, hindi lamang sa ilang tao, kundi sa lahat ng tao. Yun ang sabi po, magkakaroon ng malaking kagalakan ang mga tao, lahat ng tao. At bakit sinabi na magkakaroon ng kagalakan? So ito po yung transformation, kasi hindi lahat ng tao ay may kagalakan. Pero itong mabuting balita na dumating noong unang Pasko, yun ang purpose ng Diyos, that through Jesus Christ, we receive joy. Matransform yung ating buhay, yung buhay na parang walang purpose, yung buhay na parang walang direction. This time, kapag nakilala natin ang lubos, sino ba si Kristo? Mapupuspos tayo ng kagalakan, yung kagalakan mula sa Diyos. At yung kagalakan na yun, yun ang magbabago ng ating buhay. Amen po ba? So, that's transformation. At yun ang gusto ng Diyos na iparanas sa lahat ng tao. Nais niya na lahat ng tao ay magkaroon ng kagalakan. At yun po talaga ang katotohanan. Nung dumating ang Panginoon, yung unang pagdating ng Panginoon, He came as a Savior. Mabuti balita. Meron lang tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Para iligtas tayo sa ating kasalanan. At deserve ba natin ang kaligtasan? Of course, hindi. Ang totoo, alam naman natin na dahil sa ating kasalanan, dapat tayong parusahan. Yun talaga yung deserve natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nung isinugo niya ang ating Panginoong Jesus, halip na judgment ang ibigay sa atin, ang ibinigay sa atin ng Diyos ay kaligtasan through Jesus Christ. Malaki po bang kagalakan yan? Yung hindi ka na parurusahan, yung hindi ka kaibig-ibig, pero inibig ka pa rin ng Diyos, ikaw ay dapat parusahan dahil sa iyong kasalanan, hindi ka na parurusahan. Mabuti po bang balita yan? Magbibigay po ba yan ang kagalakan sa inyo? Amen! Kaya lang nakalulungkot, hindi pa po lahat ng tao alam yung katotohanan na yan. Kaya ang buhay nila, parang Pasko din, seasonal. Kaya seasonal lang din sila, nagpo-forgive, seasonal lang din sila, nagiging loving. Kasi nga, yun ang cycle ng kanilang buhay. Pero tayo, na naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, inaalala na lang natin ang Christmas. Pero ang buhay natin, all year round, kung paanong tinransform mula nung nakilala natin ang Panginoon, buong taon, ang pagkilos ng Panginoon ay nararanasan po natin. At binabago tayo ng Diyos from glory to glory to glory. Amen po ba? Amen. Sapagkat naranasan na po ng mga anak ng Diyos ang transformation sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa transformation na daladala ng Pasko. At lahat po ng nakatagpo ng Panginoon noong unang Pasko, hanggang sa ngayon, yung mga taong nauunawaan ang tunay na diwa ng Pasko. Noong unang Pasko, those people that the Lord met, ang nangyari po sa kanilang buhay, na-transform, na-bago. At mula noon at magpahanggang ngayon, God is still moving in our times to effect that change, that great transformation para sa sino man na magbibigay ng lugar sa ating Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay. Yan po ang layunin ng Diyos. Transformation. Pero bago po tayo tumungo doon sa ilang mahalagang bagay, tingnan po muna natin yung nagawa ng presence ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon noong unang Pasko. Ano po ang nagawa nito doon sa mga lugar, sa mga tao na nakatagpo ng Panginoon? Tingnan po natin the effect of the presence of God doon sa mga places, sa mga tao na nakatagpo ng
Panginoon noong unang Pasko. Number one, ang una po ay yung araw na yon. Ano po yung araw na yon? Nung nakatagpuan ng Panginoon ng mga angel, ang mga shepherds, nung in-announce ng angel, yung araw na yon, it was an ordinary day. But it was made extraordinary. Bakit? Kasi nung araw na yon, ipinalita ng angel na ipinanganak na ang ating tagapagligtas. Sabi po ng verse 11 sa ating passage, sapagkat isinilang ngayon. Kaya nga diba sa atin, when we celebrate something, anniversary, birthday, o anumang mga halaga, yung ordinaryong araw sa iba, pero dahil yun ay importante sa'yo, that day really becomes special. Bakit? Kasi special sa'yo yung araw na yun. At ganun din po sa pagkakataon nung ang angel ay ini-announce sa mga shepherds yung pagdating ng ating Panginoon, yung pagsilang ng ating Panginoon. It was an ordinary day. Nandun sila sa parang nag-aalaga ng kanilang shepherds. But the angel announced his good news to the shepherds. Kaya hindi po naging pangkaraniwang araw yung araw na yon. At ito rin po ang nais ko sabihin sa inyo mga kapatid. Kapagka ang presensya ng Panginoon ay nararanasan ninyo. He is our Emmanuel. Kapag alam ninyo na kasama natin ng Panginoon, ang presensya ng Diyos ay nasa atin, maaari parang ordinaryo yung araw na yun. O baka yung araw na yun para sa inyo ay discouraged kayo. But when you recognize the presence of the Lord in your life, na siya ang Emmanuel na kasama ninyo, you can make that ordinary day extraordinary. Kahit hindi mo birthday, pwede ka magdiwang. Amen po ba? Minsan, dumadating ang Pasko, wala kang pangatla. Sabi mo, malupot ako ngayong Pasko, ngayong birthday ko, o kaya ngayong Pasko. Wala man lang kaming pangatla. Parang, tinuturing natin na ordinaryong araw. Pero okay lang, kung wala kang pangatla ngayong Pasko, o wala kang hanggang ng birthday mo, pwede kang mag-celebrate any day. Pwede mang ituring na anumang araw na special day. Nandun akong alam po, nakasama po ang ating Panginoon. Amen po ba? So ganun po yung sitwasyon. Sabi nga po nung pagkakataon na yon sa Luke chapter 2 verse 20, yung mga pastol, ito po yung kanilang naging karanasan. Sabi po ng verse 20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, which were just as they had been told. Umalis yung mga pastol dahil iniwanan nila yung kanilang pag-aalaga doon sa kanilang mga tupa at pumunta sila doon sa lugar na ini-announce ng mga angels. And when they met the Lord, naging kakaiba yung araw na yon. They went home rejoicing, praising God. Nakita nila yung mga naranasan nila, yung sitwasyon na yon, bago yung araw na yon. Bakit? Nakatagpo nila ang ating Panginoon na isinilang nung araw na yon. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Yeah. So, mahalaga po ito, mga kapatid, na ma-recognize natin God really is working in our lives. Binabago niya yung ating pagtingin sa ating mga buhay. Siya ang nabibigay sa atin ng pag-asa. At ito yung naranasan ng mga shepherds. Meron silang ordinaryong araw, pero naging extraordinary because they met the Lord. Ganun din po, tignan din po natin ang Bethlehem. Ano ang Bethlehem? Ang Bethlehem po, again, it's an ordinary town. Pero dahil doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, itong pangkaraniwan na bayan na ito, ay naging hindi pangkaraniwan. Again, nasabi po ng verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David. So, saan po ba yung bayan ni David? Ayun po, ang bayan po ni David ay Bethlehem. At sabi po ng Matthew chapter 2 verse 6, ano ba ang Bethlehem? Ano ba ang kalagayan nito bilang isang bayan compared sa ibang mga bayan? Di ba, misan po, totoo yun,
meron tong comparison. Diba? Ang tagig po sa ngayon, kilalang kilala. Alam natin, pag sabing tagig, BGC. Pero noon po, mga 20 years or mga 15-20 years ago, sabi po ni Peter Cayetano, pag sinabi po yung tagig, ano yun? Samantala pag sinabi Makati, kilalang kilala ang Makati. Pag sinabi yung Patero, medyo at least yung mga balot-balot. Pero tagig? Wala man lang pagkakakilanlan. Pero ngayon, kilala na natin ang tagig. Kilala natin ang tagig na ngayon ay kumbaga tumatapat sa Makati, sa economy. Pero noon, halos hindi siya mapansin. Nung ganyan din po sa amin, sa Sariaya, noon po, nung ako pinagsisimula sa mission, naririnig po ang Chacong, naririnig ang San Pablo, naririnig po ang Candelaria, Lucena lalo na, sapagkat ang Lucena ang capital o city ng Quezon. Kaya pag sinabi ko kung saan ako pupunta, sabihin ko, Sariaya, saan yun? Kapag parang never heard, kaya kailangan pong ipaliwanag. At ganyan din po ang kalagayan ng Bethlehem. Kasi sabi po ng Matthew chapter 6, at ikaw, Bethlehem, sa gupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Because Bethlehem has been the birthplace of the Lord Jesus Christ, ang naging category niya ngayon, ayon sa prophecy, hindi ka na huli. Dahil ikaw ang pangananakan ng manunubos. Pero noon, pag pinag-usapan siguro ang Bethlehem at maraming bayan sa Huda, huli ang Bethlehem. Pero dahil sa kanya pinanganak ang ating Panginoong Yesus, Bethlehem was an ordinary town. But it became extraordinary because of the presence of the Savior in their midst. Amen po ba? Ganyan po ang nagagawa ng Diyos. God can make an ordinary day to be an extraordinary. God can make an ordinary place to be an extraordinary. Remember, it's not the place, but who is in that place. Kahit na malaki, sabi nga, aani mo ang malaking bahay kung nakatiray bago, mas maigi pa ang tubo ng nakatiray tao. Amen po ba? At ganun din, dito natin makikita na ginawa ng Panginoon, dahil ang Panginoon ay sinilang sa Bethlehem, itinanyag ng Diyos ang bayang ito pa kung saan pinangalakan, doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, Bethlehem, ang meaning po ng Bethlehem ay house of bread. Bethel. Bethel is house of God. Beth, house, El, God. Two compound word, Bethel. So, Beth, bread, Lehem, house of bread. At dito ay pinanganak ang ating Panginoong Jesus. At hindi po aksidente. Sino si Jesus? Jesus is the bread of life. Kaya tama lang ay panganak sa Bethlehem, sa tahanan ng mga tinapay, ang nagbibigay ng tinapay ng buhay. Amen po ba? At ano pong ibig sabihin nun? Kapag ka ang tinapay ng buhay ay nandoon mismo sa tahanan na yon, hindi na mauubusan ng tinapay ang tahanan na naroroon ang tinapay ng buhay. Ang mga anak ng Diyos na tinatahanan ng Panginoon na tinapay ng buhay, anong mangyayari? Ang Panginoon, because the presence of God is in our lives. Ang pangako ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. He will provide for us. Why? Because He is the bread of life. Amen po ba? Amen. Sabi po ng John chapter 6 verse 35, ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. If you have Jesus in your life, you have everything. Pero pwede na sa atin ang lahat ng bagay kung wala ang Panginoong Jesus,
walang siksa yung mga bagay na yun. Sapagkat kapag nasa atin ang Panginoong Jesus, hindi lamang material, hindi lamang financial ang kaya niya i-provide. Ang unang-unang ipinuprovide ng Panginoon is spiritual. Yung peace, amen po ba? Yung joy, yung love. Lahat po yan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya if you have Jesus, you have enough. Amen? If we have Jesus, we have enough. Hindi na tayo maghahanap ng iba pa. Nakakatulong kay Jesus para punuan tayo. Hindi. If you have Jesus in your life, you already have enough. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Again, nung unang Pasko, hindi lamang yung ordinary day, hindi lamang yung Bethlehem, may ordinary town. Kita din natin ang Panginoon nung unang Pasko ay pinanganak, hindi po sa magagarang ospital, hindi sa bahay, hindi pinanganak ng mahusay na doktor. Saan po pinanganak ang Panginoon? Number three, He was laid in a manger, an ordinary place, but it became extraordinary stable. Itong lugar na ito bilang sapsaban, stable, lugar ng mga hayop, it was a smelly, foul odor place. Babaho po ang sapsaban. Pero alam niyo po maganda, nung nandun ang Panginoong Jesus, that place was made extraordinary. Hindi po ito naging extraordinary dahil yung sapsaba na yon, yung hay na nandoon para po paglagyan ng pagkain ng mga hayop ay precious stones at yung kahoy ay instead na kahoy ang ginamit ay mamahaling ginto o silver. Hindi po naging ganun, hindi po ganun ang classification ng manger na to, kaya siya naging extraordinary. It was an ordinary manger. Pero dahil doon inilatag ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Napakahalaga hanggang ngayon, naalala natin yung manger na yun, di ba? Kasi yung ginamit ng Panginoong Jesus, yung bagay na kinilusan ng Panginoon ay nagiging extraordinary. Imagine niyo na dahil ang pinanganak ay ang ating tagapagligtas, nung dumating yung mga shepherds, anyway, sanay sila doon sa aboy dahil sila nga po ay mga shepherds. Sanay sila sa aboy ng hayop. Pero nung dumating sila, tinanap nilang ang pinanganak na tagapagligtas. Hindi po sila na-disappoint, hindi po sila na-discourage na makita, yan ba ang tagapagligtas? Bakit dyan ay pinanganak? Bakit nasa sapsapan? Yan ba ang ating tagapagligtas? Hindi po naging issue sa kanila yun. Kasi ang mahalaga sa kanila, yung announcement, yung pronouncement ng angel, matatagpuan nyo ang ipinanganap. Nasa sapsapan, nababalot ng lapin. So dahil alam nila yung instruction ng angel, ang pinangawakan nila yung salita ng Diyos, hindi yung kanilang nakikita physically. Amen po ba? Kaya naging napaka-special po ng manger na ito sa kanilang harapan, sapagkat doon sa lugar nila, nakikita nila ang ipinanganap ng ating tagapagligtas. Amen? God can make ordinary thing extraordinary kapag ka siya ay naroon sa lugar na yun. Amen po ba? Number four, kung yung mga bagay nakita natin, ordinaryong araw, naging extraordinary, ordinaryong taong naging extraordinary, ordinary maker naging extraordinary. Lalo na kapag ang isang tao, pinili niya na ang Panginoon ay tahanan siya, that person, I believe, will also become extraordinary. Katulad po ng mga shepherds, they were ordinary men. Ang totoo, they were considered as outcast of the society. Dahil doon sa kanilang amoy, walang ang mga shepherds, totoo po, kung amoy ang magbabasihan, mabaho. Pero yung amoy po na yun ay amoy pera. Mas maigi na pong mabaho. Di ba? O yung mga, meron pong mga backyard, nag-aalaga ng baboy, may mga poultry.
Minsan sila yung mga bababaho, talaga nakakasama nila yung kanilang mga alaga. Pero mind you, yung mga amoy na yun, pagmamahamo sila, mas amoy pera sila. Bakit po? Kasi may alaga sila eh. Pero pag hindi nyo naamoy yung baho nila, ibig sabihin, wala silang alaga. Wala na silang pera. Pero itong mga shepherds po na ito, actually, totoo po yun, kinukonsider po sila ng mga outcast sa society dahil dun sa kanilang uri ng trabaho. Dahil sa pabaho, ang mga taong ito, ayaw silang makahalubilo ng mga ibang mga tao. Kaya, sa kanilang kalagayan, yung para sa sarili nila, ay kahit papano, yung kanilang self-confidence, mababawasan. Siyempre, pag alam mo yung tao ay parang ayaw kang makasalamuhan, mawawalan ka ng confidence sa sarili mo. Kaya imagine ninyo, nung makita nila ang Panginoong Jesus, itong mga tao ito, bigla-bigla, they were transformed from being fearful to being courageous. Diba, nung dumating yung angel at inanong sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat meron akong dalang mabuting balita. At makikita ninyo na pinanganak ang Kristong Panginoon ay inyong tagapagligtas. Makikita niyo siya na nasa isang sapsaban na nababalot ng lampin. So nung una, takot na takot sila sa angel. Nung nakita nila yung angel. Pero ang sabi, nung sila'y umalis, napakaganda po ng patotoo ng kanilang buhay. Itong mga shepherds na ito, umalis na transform ang kanilang buhay. Sabi po ng binasa natin kanina sa chapter 2, verse 20, nung nakatagpo nila ang Panginoon, sabi ng verse 20, umalis ang mga pastol at na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. So maging itong mga taong ito na naroroon, nasaksihan ang presensya ng Panginoon, yung ipinanganak ang Panginoon, yung pagtatagpo na yun with the Lord, it changed their lives. From being fearful to being courageous. At hindi lang basta courageous na mamuhay. Kundi, nabago po ang kanilang buhay sapagkat, ang sabi nga po, nagsimula sila na ipahayag, umalis sila, na nagpupuri sa Panginoon, ay pinapahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos. Doon ayaw nila makisalamuha, kasama lang nila ay mga tupa, pero nung nakatagpo nila ang Panginoon, kahit pabaho kami, marinig niyo ang gospel. Parang ganun ang kalagayan nila. Kumbaga, parang hindi nila tinitingnan na yung kanilang kalagayan, ang mahalaga, to spread the good news that they have received. Bakit? Pinuspos sila ng kaganaan ng Panginoon. Amen po ba? So ito'y nagpapakita din po sa atin mga kapatid na hindi natin kailangan tingnan yung ating kapasidad, lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi, sino ba yung ating ibabahagi? Kabahabahagi ba ang ating ibabahagi? Mabuting balita po ba ay kabahabahagi? Dapat po bang i-share ang mabuting balita sa palagay niyo? Di ba dapat? Kung dapat itong ibahagi, hindi tayo dapat mahiya na i-share ang mabuting balita. At yun ang ginawa po ng mga shepherds. They were transformed. Kaya makikita natin na talagang Christmas really brings transformation. Nung unang Pasko, lahat ng mga kinilusa ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon ay naroroon, nagkaroon po ng malaking pagbabago sa lahat ng ito. At maging yung mga tao na nakatagpo ng Panginoon, ay nagkaroon din po ng malaking pagbabago. Kaya ito po yung nais ko sabihin sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Ang hatid talaga ng Pasko sa lahat ng tao ay pagbabago. Yan po talaga ang hatid ng Diyos. God wants us to be transformed. Kaya nga, naparito ang angel in-announce niya, sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat meron akong dalang mabuting balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya tanong, are you really transformed by the good news? Kasi yun talaga yung purpose eh. Kaya dumating sa atin ang mabuting balita para mabago ang ating mga buhay. At itong mga shepherds na ito, they were transformed.
nung nakatagpo nila ang Panginoon, they were transformed. At ang transformation na ito, mga kapatid, of course, ay spiritual. Ang pagbabago na ito ay pagbabago ng buhay, hindi po material. Kaya minsan, kapag dumarating ang Pasko, ano nangyayari? Yung hindi nakakaranas ng tunay na diwa ng Pasko ay laging nalulungkot kasi yung iba wala ng mga symbols of Christmas, para sa kanila hindi talaga Pasko. Yung iba nga eh, Pasko na naman, wala pa akong biyanan. Parang, problema ba ng Panginoon yung pagpasko ka ay walang biyanan? Mga ganung bagay. Para bang, para sa kanila yung mga kakulangan ng Pasko, pag wala pa yun sa kanila, hindi sila magiging masaya. Samantala nga sabi ng banal na kasulatan, sabi ng angel, meron akong dalang mabuting balita na magbibigay pagtuturo ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Dapat ito ang hatid ng Pasko sa lahat ng tao, pero hindi nga po nila lahat naunawaan. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, kung ang unang Pasko ay naghatid ng malaking pagbabago sa mga tao na nakatagpo niya, yung mga shepherds, hanggang ngayon, ang Panginoon ay patuloy na naghahatid ng pagbabago. Pero tanong, paano mo mararanasan ang pagbabagong ito na inihatid ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Alam ko na yung iba sa inyo ay naranasan na ang pagbabagong ito. Pero alam ko na meron pa rin sa ating kalagitnaan na nagtatanong, paano ba o ba talaga mararanasan ang pagbabagong ito na nais ng Panginoon sa buhay ko? So, sagutin natin yung tanong, what shall I do to experience this transforming work of God in my life? At kung naranasan na ninyo, paalaala po ito para sa inyo. Ano po yung kailangan nating gawin? Tatlong bagay po. Number one, basahin po natin, pakipasa ng malakas. Give room in your heart for the Lord to dwell into. Yung manger na kung saan doon inilagay ang Panginoong Jesus na bago, nagkaroon ng magandang, kumbaga magandang katangian yung manger na yon, hindi na siya ordinaryo. Lalo na ang buhay na pinaghaharian ng Panginoon ay nagkakaroon po ng lubos na pagbabago. At nagsisimula po yan kapag ka ang Panginoon ay binigyan natin ng lugar sa ating mga puso. Doon sa Jerusalem, marami pong mga bahay, at alam po natin yung naging kwento na nung ang Panginoong Jesus ay papanganak na, naghahanap sila Maria at Jose ng matutuluyan. At doon po sila sa Jerusalem naghanap. Pero nakalulungkot, marami mga bahay, wala pong lugar para sa Panginoon. Ngunit meron pong stable, merong lugar para sa hayop na lugar na inilaan para sa Panginoon. Dahil yung lugar na yon ay inilaan para sa Panginoon, yung lugar na yon ay nabago ang paningin natin. Hindi na siya ordinaryo. Bakit? Pinanganakan siya ng ating Panginoong Jesus. Ganun din mga kapatid, kapag pinili natin na ang Panginoon ay papasukin natin sa ating mga buhay, karamihan sa atin, mga nakakakilala na sa Panginoon, pinapasok niya na ang Panginoon, pinaghari niyo ng Panginoon sa inyong buhay. Pero marahil yung iba sa inyo dito nagtatanong, paano ba talagang mararanasan itong pagbabago ng Panginoon sa aking buhay? Piliin mo na papasukin ang Panginoon sa buhay mo. At kapag ka ginawa mo yun, nakikita mo, mararanasan mo yung transformation na gagawin ng Panginoon, una sa buhay mo, at sa lahat na ng mga bagay na may kaugnayan sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang babaguhin ng Diyos, kundi lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo, pamilya mo, hanap buhay mo. Pagkaya pinagkatiwala mo yun sa Panginoon, God will take care of all of you. Diba sabi nga po ng Revelations chapter 3, anong sabi? Ang Panginoon ay kumakatok. Imagine niyo po,
Kumakatok ang Panginoon, pero siya naman talaga may-ari ng ating buhay. Pero bakit kailangan pa niyang kumatok? Parang ipinipicture kasi doon sa pagkatok na yun ay pinapatok ng Panginoon na yung ating puso. At sabi niya, ang sino mang magpapasok sa akin, ako ay, kami ay magsasalo, kakain. So, para makapasok ang Panginoong Jesus, kailangan i-allow natin na pumasok siya. Ang Panginoon, hindi niya pinipilit, hindi niya pinapwersa yung kanyang kalooban. Hinihintay niya na buksan natin ang Panginoon sa ating puso. Katulad nung mga lugar na nung sila Maria ay naghahanap ng tahanan para pagpanganakan ng ating Panginoon. Pero walang lugar na nagbukas. Tanging yung stable na yon. Pero naging mabalad yung lugar na yun. So ganun din po sa atin mga kapatid. Nais ng Panginoon na ang buhay niyo ay paghalian ng Diyos at kung mapapasukin niyo ang Panginoon sa inyong buhay, sa inyong puso, ang inyong buhay hindi na magiging ordinaryo. Magiging extraordinary. Bakit? Kasi ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, ang Emmanuel, siya na ang tatahan sa iyo. Amen po ba? Pero tanong, paano ko ba gagawin yan? Pastor, gusto ko din po ngayon gawin, pero paano po ba yan mararanasan? Tatlong bagay po, ABCs of salvation ito, sa mga hindi pa po nakakapag-decide kung gusto ninyo na manumpalataya sa Panginoon at hindi nyo alam po paano gawin. Tatlong bagay po, number one, admit that you are a sinner. Yun yung letter A, ABCs of salvation po ito. Ang unang mahalaga para ang Panginoon ay maghari sa iyo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, admit or accept to yourself that you are a sinner. You are a lost sinner. Kasi hindi mo kakailanganin ang mangliligtas kung alam mo sa iyong sarili na hindi ka makasalanan. May maraming mga tao ayaw aminin na siya ay makasalanan. Kaya hindi niya isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero malinaw, sabi ng banal na kasulatan, walang sinong matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 10. Romans 3:23, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung kikilalanin natin bilang mga tao na tayo yung makasalanan, tayo yung nangyayari. Bakit nang parito ang Panginoon? Tayo yung tatanggap ng mabuting balita. Bakit? Kasi tayo yung nangailangan ng kaligtasan. Pero kung yung binalitaan ng angel ay yung mga shepherds at hindi nila kinilala na sila ay lost, na sila ay makasalanan, sa palagay niyo pupuntahan nila yung kanilang mangliligtas? Kung hindi nila kailangan ng ating Savior, naniniwala ko yung mga shepherds na yun, hindi sila pupunta kay Jesus bilang Savior. Kaya, para magkaroon ng kaligtasan ng isang tao, ang kailangan gawin number one is to admit that you are a sinner. At bilang sinner, sabi ng banal na kasulatan, may kabayaran sa ating kasalanan. Kaya kahit na hindi aminin ng tao, sa ayaw at sa gusto natin, merong penalty sa kasalanan and the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At ang sabi din na Ezekiel chapter 18 verse 4, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwa, hindi katawan, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So ang parurusahan ng pangalawang kamatayan ay kaluluwa, hindi katawan. Yung katawan natin, yan yung physical, mamamatay physically, pero yung kaluluwa magpapatuloy pa. At yung hindi nanalig kay Kristo, yung kaluluwa na yun, yun ang parurusahan. At yung parurusahan na yun, yun ang iniligtas ng Panginoon. Kaya sinaparito, para yung kaluluwang dapat parusahan, hindi na maparusahan. Amen po ba? Pabuti po ba mali tayo na tayong lahat na dapat ay parusahan, hindi na tayo mapaparusahan dahil kay Kristo. Siya ang namatay para sa ating kasalanan. Pabuting balita po ba yun? Pabuting balita po ba yun sa inyo? Yes. Hindi po ba? Kaya salamat. So yun yung number one, we have to admit to ourselves that we are sinners. Number two, believe in the Lord Jesus as your Savior. Kung alam mo na si Kristo ang lunas sa kasalanan ko, maniwala ka. Ang kailangan mo na lang, maniwala. Hindi mo na kailangan gumawa ka ng paraan ng kaligtasan kasi meron ng lunas and Jesus is the cure for our sin.
sapagkat siya ang sinugo ng Diyos para mamatay sa ating kasalanan. John chapter 3 verse 17 na sabi, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, itin upang hatulang maparusahan ang sanlibutan. The Lord Jesus came not to judge, but to save us. Bagamat siya ang righteous judge, pero nung unang dumating ang Panginoon, hindi para hatulan tayo, kundi para iligtas tayo. At ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapaparusahan. Amen po ba? John 3:17. Paano po? So, number one is admit, number two is believe, and number three is commit your life to the Lord. And to commit your life to the Lord, it means to hand Him the driver's seat. Pag sinabing kinukumit na natin ang ating buhay, dahil alam natin tayo makasalanan, pag kinukumit natin ang ating buhay, ang ibig sabihin doon, tayo noon ang nasa driver's seat, at tayo nagmamaneho ng ating buhay, at tayo ang nagdadala sa atin sa kapahamakan, at kung ang Panginoon ang ating Savior, this time ang gagawin natin, Lord, binibigay ko na po sa iyo ang driver's seat, ikaw na po ang magmaneho ng aking buhay. Yan po ang ibig sabihin ng pagkukumit ng ating buhay sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, you don't have to lead your life, but let the Lord lead you. Sabi po ng Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So yun po yung pagkukumit ng buhay sa Panginoon. When we put our trust to the Lord, kinukumit natin ang ating buhay sa Kanya. At tandaan niyo po, pinipili natin kung kanino natin ibibigay ang ating buhay. Kaya nga yung mga mag-asawa, hindi yung basta-basta nagdi-design kung kanino lang sasama. Talagang pinipili ng mga babae, sino ba ang kasama ko? Why? Because you want to commit your life, because you want to be with that person the rest of your life. Kapag ka ang napili mo ay basta na lang, eh sorry, ikaw ang pumili niyan. Pero anong ginagawa ng mga babae? Talagang pinipili. Di ba? Bakit? Kasi ipagtitiwala mo ang iyong buhay sa iyong makakasama. At lalo na kapag ang desisyon natin ay sa eternal life. Pag pinili natin ang Panginoon sa ating buhay na siya ang manguna sa ating buhay, mga kapatid, God will lead us to hindi lang basta better, kundi the best life ever. John 10:10, He came to give us life. Life that is abundant. Hindi lang basta buhay ang binibigay ng Panginoon sa nagsusuko ng buhay sa Kanya. Buhay na ganap at kasiyasiya. At yun na po yung nararanasan natin na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Amen po ba? So yun po yung una. Give room in your heart for the Lord so that He will dwell in your heart. At kapag ka binigyan mo ng lugar ang Panginoon sa buhay mo, aayusin niya na ang buhay. Amen? That's the first thing to do. Number two is, walk in the newness of life. Hindi po dapat doon natapos. Hindi po dapat doon natapos na pagkatapos mo isuko ang buhay mo, hindi ko nalang kung gagawin mo. Hindi. This time, you have to walk in the newness of life. Huwag ka nung bumalik doon sa dati mong buhay. Nung yung mga shepherds, nakatagpo nila ang Panginoong Jesus at nakita nila ang Panginoon na nandoon sa manger, that meeting changed their lives forever. They walk in the newness of life, experiencing the joy that the Lord brought to them. Naranasan nila yung ini-announce ng angel. Nung nakatagpo nila ang Panginoon, naranasan nila yung in-announce ng angel, yung joy. Sabi po ng verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Nung nakatagpo nila ang Panginoon, it changed their lives. Umalis sila na nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. From being fearful to courageous, they were transformed. They walked in the newness of life. Ganun din mga kapatid sa Panginoon, tayo na sinasabi natin nakatagpo na natin ang Panginoon, na isinuko na natin ang buhay sa Panginoon. Ang tanong, are you walking in the newness of life that the Lord has given you? Kasi minsan,
mga Kristiyano na, pero parang hindi mo nakikita yung galak sa puso. Kasi samantalang, ang sabi ng angel, ako may dala ng mabuting balita na magdudulot ng malaking kaganakan sa lahat ng tao. Kasi bilang ngayon ang inyong tagapagligtas at makikita ninyo, siya'y nasa samsama na babalot ng lambing. So, yung Christmas message ng angel should transform our lives from a different life before to a new life now. Yun yung pagpapakita na talaga nakatagpo na natin ang totoong Kristo ng Pasko. Nang binago na ang ating buhay, binago na ating pananaw, binigyan tayo ng bagong pangarap, binigyan tayo ng bagong direction, binigyan na tayo ng kaganaan. Dapat ito po yung patotoo ng ating buhay. We are living in the newness of life that we have received from the Lord na nagbigay sa atin ang buhay na ito. Andiyan po ba kayo? Ibig sabihin nito, maaaring sa ibang tao, ordinaryo pa rin tayo. Maaaring sa ibang tao, tayo pa rin yung shepherd na ang amoy ay ganun pa din. Pwede yun pa rin tayo physically. Pero merong nangyari sa loob ng ating buhay. Nung hinipo tayo ng Diyos, may nangyari. Binago niya ang ating buhay. At yung mga shepherds, doon sa kanilang kapasidad, ginamit sila ng Diyos. Ipinahayag nila ang kaputihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Umalis sila na galak na galak. Hindi nila, kumbaga nangyari ito, doon pa rin sa kanilang ordinaryong buhay. So, na ibig sabihin ito sa atin, we can walk in the newness of life sa kahit na kalagayan po natin. Huwag nating sabihin, ay, hindi ako katulad ni sister, ang galing niya talaga sa mga verses. Hindi ako katulad ni brother o yung leader. Hindi! May experience mo ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo dahil siya ang nasa sa iyo. At kahit anong kalagayan mo, pwede kang gamitin ng Panginoon sa iyong kapasidad para maluwalhati ang Panginoon. You do not have to be somebody to be useful for God. Amen mo ba? At minsan yun yung nagpapapigil sa atin para gamitin tayo ng Panginoon. Sinasabi natin, hindi ako katulad ni ganito kung ganito. Kung katulad lang niya ako, naku, ang dami ko magagawa. Huwag ko nang hintayin yun, hindi ka magiging kanya. Kasi bawat isa sa atin ay magkakaiba. Amen. So kung sino nga magpagamit ka sa Panginoon? Amen. Kung ano ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo, hindi kanya. Hindi na lang ako, eh, mahirap lang ako. Mas papakigal ako kung yaman ako. Sino nagsabi sa iyo ganyan? Saan theology yan? Saan turo ng Panginoon yan? Hindi! Kung kasama mo ang Panginoon, God can use you extraordinarily. You walk in the newness of life. Amen po ba? Amen. Yung mga nakaranas ng Pasko, na bago ang buhay, yung totoong Pasko noon, dapat ganun na rin ang declaration natin bilang mga anak ng Diyos. We are walking in the newness of life. Habang kayo lumalakad sa bagong buhay na binigay na ng Panginoon, you will see life in its highest meaning. Yung purpose ng Diyos, yun na yung lalakaran mo. At tulad ng mga shepherds. And lastly, dito po tayo magtatapos, heed God's leading. Pag sinabing heed, it's more than hearing. Pag sinabing heed, may kasama dyan yung understanding and with action kung sa napakinggan mo. At ito po ay magandang larawan sa naging buhay po ng mga pantas na nakatagpo din ng Panginoon. Ang mga pantas po, alam natin na nung dumating po sila ay pinanganap ng Panginoon ay nasa sapsaba noon, pero nung dumating po yung mga pantas, nasa bahay ng Panginoon. Medyo na late na sila. Minsan may mga ganyan, ang mga pantas ay parang mga Christians din eh. Mga shepherds, early, ano yan eh, mga early birds. Talagang andun agad. Pero minsan may, yung mga ibang mananampalataya ay parang pantas din. Medyo nakuhuli din. Pero ginagawa pa rin ang purpose ng Lord. Hindi naman sinadya ng mga pantas na mahuling. Kaya lang for some reasons, ay nahuli po sila. Pero ito maganda mga kapatid sa Panginoon, nakikinig sila talaga sa instruction ng Panginoon at hindi lang nila pinakikinggan, ginagawa nila ito. Hinahakbangan nila ayon sa sinabi ng Panginoon. Matthew chapter 2 verse 12, sabi, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Itong mga taong ito, pagkamat late sila nakarating doon sa lugar,
na kung saan ayos nilang sambahin ang ating Panginoon. Pero kung hinanap nila ang Panginoon, kinabayan sila ng star at tinalin sila sa tamang lugar. Ang ginamit nilang ways ay yung star. Hindi sila niligaw ng Panginoon. Tandaan niyo po, when you are seeking the will of God, sincerely, hindi kayo niligaw ng Panginoon. Kapag ang katotohanan na ginagamit mo sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, hindi kayo niligaw ng Panginoon. Medyo nahuli sila, pero still, natagpuan nila ang ating Panginoon. At kung sila po ay nakatagpo ni Herodes, sabi ni Herodes, pinanganak pala ang hari ng mga hari. Sabi, nagpilit siya, kung matatagpuan ninyo, bumalik kayo sa akin upang ako din naman ay sumamba sa kanya. Pero ang totoo, alam ng Diyos na si Herodes ay hindi ko rin nasasamba. Pero hindi alam ng mga angel, at ng mga magi, ng mga pantas. Hindi nila alam. Akala nila totoong sasamba si Herodes. Pero ano ginawa ng angel? Nagpakita ang angel sa pamamagitan ng panaginip at binigyan sila ng direction. Binigyan sila ng instruction. Sabi, kaya sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. At kung narinig na yung warning, if they want to please man more than God, mas maaaring bumalik sila kay Herodes. Aba, ang nagpilit sa amin ay hari ng Isong Jerusalem, ng Judea. Aba, mabigat na tao yun. At pag naging close kami, di ba, pwede kami magbalik-balik dito sa Juda. So pwede nilang pakinggan yung tinig ng tao, si Herodes. Pero pinakinggan ba nila yun? No, they heed the leading of God more than the leading of man. Kaya ano sabi, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip at sinabi sa kanila, huwag na silang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Andyan po ba kayo? Ang tunay na binigyan ang lugar ng Panginoon sa kanyang puso, lalakad yan sa bagong buhay. Kasi ang Panginoon ang magdidirect ng ating buhay. At kung gusto natin na i-direct ng Panginoon ang ating buhay, hindi po pwedeng haka-haka, puro-puro, o aral ng tao ang ating susundin. We have to heed the word of God, the leading of God. We want God's purpose and direction happen in our lives. Hindi po pwede na ang gusto natin sundin ang Diyos, pero hindi natin binabasa ang kanyang salita na matuturo sa atin ng direction kung paano tayo magpapalain. Kaya bilang anak ng Diyos, walking in the newness of life, we have to obey the Holy Spirit. We have to submit to the Word of God. Kasi yun po ang kalagayan, yun ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. If we want to be transformed by God, we have to heed the leading of God's word. Sabi po ng John chapter 8, verse 48, ang mga anak ng Diyos nakikinig ng tinig ng Diyos. Sabi din po sa John chapter 10, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at kilala ko ang aking mga tupa. Tinatawag ko sila sa kanilang pangalan. Sabihin, kung pinapasok na natin ang Panginoon sa buhay natin, palinaw yung ating connection sa ating Panginoon na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaninang tinig ang hahanapin mo? Doon sa merong kakaunayan. At ang tupa, sino ang pinakikinggan? Hindi yung aso. Tandaan niyo po, pagkabag merong aso. Diba, nagpapastol, may kasama po siyang aso. Pero sino sinusunda ng tupa? Yung pastol. Ginagamit ng pastol yung aso pang bugaw para ibalik sa flock yung kawan. Pero, ang talaga pinakikinggan ng mga tupa, yung tinig ng kanyang pastol. Kasi alam niya, yung pastol, dadalhin siya sa mabuting batis. Dadalhin siya doon sa painam na kainan. Kaya tayo din po, mga kapatid, sino pinakikinggan natin? Hindi tao. Ang pinakikinggan natin ay ang tinig ng Panginoon upang ang ating buhay ay totally mabago. Amen? Why? Because that's the purpose of Christmas. For us to experience that transformation na noon pa man inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yan, palapakan po natin ng Panginoon. Palapakan po natin ng Diyos na nanahis ng transformation sa bawat isa sa atin.
At tayo po na nakaranas na po ng transformation na yan, continue to walk in the newness of life. And continue to heed the leading of God in your life. At yung iba pa po na hindi pa nagpapasyal na ibigay ang inyong buhay sa Panginoon, pagmuli-mulihan po ninyo ang aral ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Ito. At kailangan nyo pong mag-desisyon sa ayaw at sa gusto ninyo. Kailangan piliin ninyo sino inyong susundin. Ang Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan. Okay, gumagawa kayo ng mga bagay na okay naman, malaya nyo nagagawa yung gusto ninyo. Pero habang ginagawa ninyo yung gusto ninyo, temporarily nag-enjoy kayo, pero sabi ng pananaksulatan, pag-urusahan ng sino man lumalayo sa kaloban ng Diyos. Hindi na nananampalataya sa Panginoon. So it's your choice. Pero sasabihin ko po sa inyo, kaloban ng Diyos, na hindi kayo mapahama. Para hindi kayo mapahama, you have to let the Lord, our Savior, to dwell in your heart. Amen? Piliin po kayo na magsiyukot. Hallelujah. Right now, Lord God, nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sapagkat sa araw na ito, Panginoon, pagkamat Christmas season, Christmas rush, pero narinito yung mga anak mo, Diyos, na pinili na unahin ka, Panginoon, hindi na nahadlangan ng iba-iba mga pwedeng gawin. Narinito pa rin ang iyong mga anak, Panginoon, na nasa iyong presensya, Panginoon. At kung paano noong unang Pasko, lahat ng nakatagpo mo, Panginoon, nabago. Naniniwala po kami, Panginoon, ganun din ang ginawa mo sa amin. We have understand, Lord God, kung bakit talaga may Pasko. Naunawaan namin na ito'y para sa amin, para baguhin ang aming mga buhay. Kaya Lord, salamat sa pagbabagong ginawa mo sa amin. At doon sa mga nag-decide, Panginoon, nagahanap, gusto mag-desisyon, Lord, kilala mo po sila. We pray, Lord God, na sa kanilang paghahanap, katulad po ng mga pantas, Lord, talagang naghanap sila ng sign kasi gusto nila, patihan nila, tama ba yung aking desisyon na gagawin? Lord, ipinakita mo yung sign to the stars, hindi mo sila iniligaw at kilala mo sila, Panginoon, sa Savior. Father God, I pray among us, Lord God, sa kalagitnaan ito, Lord, may nagsisearch, Lord God, ng katotohanan and they want to meet You, Lord Jesus, our Savior. Father God, ipakilala mo ang iyong anak sa kanila, Panginoon. Holy Spirit, i-reveal mo ang tunay na kalagayan, Panginoon, ang bawat isa, the we need Savior, sapagat kami mga makasalanan at kailangan namin ng aming Panginoong Jesus bilang pangliligtas. Father God, I pray that You will lead this people, Lord God, palapit sa iyo, na makikilala kanila na kanilang Panginoon at tagapagligtas. And I pray, Lord God, that You will make our allow them, Lord God, to have that decision, Lord, to follow You, Lord God. To open their hearts, Lord God, sa kanilang mga puso. Yes, Lord, right now, speak to them, Lord. I pray, Lord God, that You will open their hearts, Lord God, sa iyong salita. For them, Lord, to make that decision. To stand before You and say, Lord, I need You. You are my Savior. Father God, kilala mo po ang bawat isa. Tinataas ko po ito sa iyong Panginoon. Speak to them, Lord God, in the name of Jesus. Sapagat ikaw ang nagliligtas, Panginoon. Ikaw ang kanilang kailangan. Ikaw ang kanilang kaligtas. And also, Lord, kami na bawat isa sa amin na nag-desisyon na nasunod sa iyo, we pray, Lord, that You find us, Lord God, walking in the newness of life. Na wala na kami doon sa dating buhay, Panginoon. Katulad ng mga pantas, nag-iba na sila ng daan. Ganun din, Panginoon. At para mapago ang aming buhay, Lord, continue to lead us by Your Spirit. Continue, Lord God, to speak to us bilang mga anak mo na pinangunahan mo kami at dinadala mo kami sa mahinang na pastulan at sa dalisay na pandisa. Because you have prepared great things, Lord God, sa mga anak mo na iuunang iyong kaloob. Kaya maraming maraming salamat. Thank You, Father God, for this moment, Lord. Salamat sa napakagandang pagkakataon ito, Lord God, that we can dwell in Your presence, Lord God. And in Your presence, Lord, lahat ng tinatahanan ng iyong presensya, Panginoon, You are making them extraordinary, Lord God, sapagkat Ikaw ang Emmanuel na tumatahan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, we are not ordinary anymore. We are child of God. We are victorious. Yes, O God, You have made us victorious, Lord God. Kami mga anak mo, Panginoon, kami mga pinili mo.
kami pinanal mo, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat sa mga katotohanan ngayon. We give you glory, O God. We give you praise. We give you honor. Hallelujah.